is our first time to be outside kasi we all know that last Sunday the Taal volcano just erupted and emitted some very scary kind of ash to ash fall. And ngayon na lang tayo lumabas. It's already Tuesday. Today is January 14th. And may mga binili lang tayo sa labas. It's already cleared na daw na malinis na daw yung hangin. Kaya, pageant! We wanted to take some precautions. Oo. Nag-mask pa rin tayo. So, hindi pa rin umuulan para mapapansin mo madumi ang paligid. Eto, bibidyohan ko. Doon dito sa Along Ayala na medyo madumi. Madumi ba yung leg? I mean, madumi yung lugar. But then, wala ka masyadong makikita ng tao. Kasi puro sasakya. So, lakad-lakad lang. Dami pa rin nakamaas, actually. Lexus, ano yan? Huwag na pansinin yan. Oh. Ay! Hello guys! What's up? I think yeah, that's the right angle. So, this is the first time that we have gone outside. We have gone outdoors because we don't want to inhale some of the asphalt that comes from the Taal eruption. We are located here at somewhere the heart of Metro Manila. But then, today is already Saturday. And, diba, last Sunday, dun nga nagbuga ng mga, asphalt ang Taal volcano. People are very resilient sa mga nangyayari ngayon. But then, dapat maging cautious pa rin tayo sa kung anong pwedeng maganap. Lalo na, sa naging history ng Taal, I think 7 months daw yung matagal na naging oo. So ngayon, ang issue natin, ang pag-uusapan natin today is how can we adapt, especially if we have pets like him. Ayan. Kasi alam mo, sobrang excited niya. Ngayon lang siya nakalabas ulit. So, biro mo mula Sunday hanggang actually kagabi. Mula Sunday hanggang Thursday, hindi ko siya pinalalabas. Buti na lang, may terrace kami. Kaya, yun yung kanyang, dun siya dumudumi, CR, ihi, wiwi, oo. Ngayon, di ba yung mga tao, naghahanap talaga sila ng ways on how to produce yung mga pinuproblema nating mga face mask. Ngayon, yung ating mga dogs, ganun din.
actually, yung kanilang sense of smell and hearing are 5 times. Oo. 5 times yung, kumbaga, naka-zoom in. 5 times yung, ano, yung scent nila na naaamoy nila. Kaya kapag halimbawa, meron silang naamoy sa atin, hindi pa natin sila naamoy na nila. Ngayon, kung yung sa, sabi daw nung iba, medyo mabaho daw yung ash. Ngayon, malamang sa ating mga pets ay talagang mabaho. Meron ako ng mga nakita sa news wherein they rescued some of the animals that were left behind at the Taal Island. And nakakatuwa kasi may mga tao din na, alam mo yung dinalikan nila yung mga alaga nilang kabuhayan nila. And siguro next time siguro, magkaroon sana ng game plan din. Hindi ko alam kung yung government or yung local government, especially kapag yung ikinabuhay ng isang tao, ayun yung mga, ano ba tawag doon? Hindi animals eh. Kung meron kang farm animals, para naman hindi lang, kasi devastating din yun in the part of the owners. Lalo na pag nalaman nila yung hindi man lang yung kinabuhay nila, yung pets nila, ay syempre, mawala na yun nga lang magkasakit sila, masakit. Magkasakit sila, masakit na yun, diba? How much more kung ganun nga ang nangyari? People are still lending their hand for those who are wanted to help. Yung mga, hindi naman nasalanta, yung mga evacuees. And siguro, sa ngayon, okay pa eh. Pero kasi, yung mga evacuation area, parang nagiging ano na lang, masikip. And ngayon, sabi nung iba, unti-unti pang, parang pasimula pa lang yung nangyayari sa Taal. Yun nga. So, siguro mamaya try naming umikot-ikot para naman makarami ng lakad si Lexus. Ayan.